mga kababayan, tinatambakan po nila na maliliit na bato sa buhay. So yun nga po, no, kapirito na talaga na inaayos na rin po nila. Ayan, sabi po ni Ma'am Pingang, marami pang ibang aircraft kasali sa airshow bukas. Kasama din dun yung SF-260, T-41 trainer aircraft, Agus 2 Westland, AW-109, and S-70 Black Hawk, at T-129 Attack Chopper. Wow, grabe no, ang dami pala yan. Ayan, so... So, yan, puspusan po ang... Maraming salamat po, Ma'am Pingang. So, pag-aayos ito po, no, sa may Manila Bay. Ang ating kababayan, no? So, para sa talagang tutulong na po sila, no? Para sa pagpapasayos at paglilinis itong kahabaan itong Manila Bay, no? Yun po, para sa araw ng kalayaan. So, talagang ngayon ay ras-power na talaga. Labas ng kanyon. Na to, dahil para bukas ay... Mula po sa Corregidor sa may pataan, ito po ay ginamit pa noong 1944. Ating mga veterano ng sundalo. So, ito po yung way ng paglilinis. Napakaganda po. Napakabilis. Talaga makikita mo po walang kalat ng tubig. Ang bilis po matuyo. Talagang maganda po yung pot na ginagamit nila. Yun. Again, sa magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa may Dolomite Beach, no? Nasa kabahan po tayo ng Manila Bay Walk. At ito po yung ipipicture natin ngayon. Ang magandang Mandamus Agency's office, no? Ayon sa ating mga kasama, no? Itong second floor ay gagawing Starbucks. No, Starbucks coffee shop. At kanina nga nakita natin, no, na lalagyan din po sila ng mga wifi, no. Tsaka ito po, no, kung mapapansin niyo, ano po ito, yung sa likod niyan is overlooking po yung Manila Bay, no, yung dagat ng Dolomite Beach. Kaya napakaganda ng ating pasyalan ngayon dito sa kahabaan ng Manila Bay Walk, no. Pasyalan ng Manila Bay Walk. At saka sa mga kababayan natin, pasyalan niyo po yung Dolomite Beach, opening po this coming June 12. At the same time ay merong inauguration ng Dolomite Beach, at ganun din po ng El Fraile, no, ng El Fraile ng Canyon de Guerra, dyan po sa lugar ng Raja Sulaiman, dyan po sa may malapit sa Phase 3, no, ng Dolomite Beach. So dun, ganun din po, no, sa dulo po nito ng Manila Bay Walk ay meron din po dyan souvenir items, no, yung souvenir item shop, no, na pwede kayong mamili ng mga souvenir items na katulad nitong Dolomite Beach, no, itong kahabaan ng Manila Bay. So antabayanan po natin yan, no, mga kabayan, ang pagbubukas ng Dolomite Beach area, kabayan. So ngayon ay parang rest day, rest hour na ng ating mga kababayan dito. No, kasi talagang tuloy-tuloy ang kanilang pagsasagawa ng rehabilitation, no, para maihabol po ang mga lugar na ito, no, para sa opening ng Dolomite Beach, at ganun din po ng El Fraile, no, yung Canyon de Guerra noong panahon ng World War II, kabayan. So yan nga po, no, so yun nga po yung dumaan, no, kukolektahin nila yung mga basura rito na nakuha dyan po sa harap ng Dolomite Beach area sa phase 1. Abayan.
dito po tayo, no, mga minamahal nating kababayan. So again, shout out po sa ating mga minamahal na kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy po yung arangkada ng pagsasayos o paglilinis ng Kaaba ng Dolomite Beach, no? At ganoon din po nung Manila Bay Walk, no? So ito, no, hindi natin alam kung gagawin building dito, no, kung itatayo rito. So maraming salamat po sa inyong lahat, no, sa pagsama sa ating bawat upload videos na ginagawa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So may nakaandaan na rin sila rito ang portalet, no, minamahal nating kababayan. At ganun din po sa public restrooms, no, talagang malinis na, no. Ito malamang mamaya aalisin na po yan, no, tatanggalin na po yan. So ito po yung restrooms na nga po, no, mga minamahal nating kabayan, no, i-install na nila, no, yung tong payong, no, itong cottage, no, dito sa opening ng Dolomite Beach, no. Tatayo na nila yan kasi magkakaroon po ng mga screening sa mga papasok. Kailangan po ng vaccine card, no? So ito po yung tinatayo na po nila yan bilang paghahanda para sa pagbubukas-bukas ng Manila Bay Walk Dolomite Beach, kabayan.